You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace, this is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can... Para sa akin, okay na yung laki ng chest ko. Pero alam natin na habang nagkakaedad tayo, ay unti-unti rin nababawasan ang ating muscle mass, lalo na sa ating chest. Ang una talagang napapansin dito, kapag lumiliit ito ay ang parting itaas nito. Ito na nga yung upper chest. Kaya naman, sa tuwing chest day ko, itong parte na ito ang lagi kong inuunang gawin. At pagdating sa upper chest, ang incline dumbbell bench press ang pinaka-paborito ko. Gamit ang adjustable bench, iset ito ng 45 hanggang 50 degrees angle. Ayusin ang pwesto ng paa kung saan kayo komportable. Sa pagkakahiga, iangat ang lower back o hindi dapat nakasayad ang lower back sa bench. Iangat ang dibdib habang iatras naman ang mga balikat. Pansinin ang pagkakahawak ko sa mga dumbbells. Iposisyon ito ng pa-V-shape at hindi straight line. Dahil kapag straight line, ang pagkakaayos nito, siguradong kapag ibinaba mo na ang dumbbell, bubuka ng gusto ang ating mga siko na ayaw nating mangyari dahil malapit tayo sa shoulder injury sa ganyang posisyon. Samantalang kapag pa-V-shape ang pagkakaayos nito, hindi masyadong bumubuka ang mga siko habang ibinababa na ang mga dumbbells. At dahil din dyan, mas mararamdaman mo yung muscle contraction ng iyong upper chest habang hindi nasasaktan ang ating balikat. Hindi na kinakailangang ilock ang mga siko kapag naiangat na ang mga weights. O huwag tuwid na tuwid ang mga kamay. Dahil kapag ginawa mo yan, may pagkakataon na sumasama ang ating front shoulder sa pag-angat na hindi dapat mangyari. Dahil ang gusto natin, ang upper chest ang magtatrabaho sa exercise na ito. Ganun din naman, pwedeng paglapitin ang dalawang dumbbell sa pag-angat. Pero hindi na kinakailangan pang pagdikitin o pagbungguin ang mga ito. Dahil maaaring mawala yung pagkontrol mo sa mga dumbbells. Pagdating naman sa pababang direksyon, hindi ko ito isinasagad sa pagbaba. Dahil kapag ganyan, masyadong masasaktan ang ating balikat. At kapag na-injury ang balikat mo, yun na, matitigil ka sa pagbubuhat niyan. Dahil kailangan mong magpahinga dahil sa injury. Sa halip, ibaba ang mga kamay nang hindi dapat lalagpas ang mga siko sa linya o level ng bench. Sa ganitong paraan, mai-stretch pa rin ng maganda ang ating upper chest nang hindi napapahamak ang ating shoulder. Teka, sa mga bago pa lamang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe, like and share. At pakiclick mo na rin yung notification bell upang lagi kayong updated sa aking mga videos. Thank you! Gotta sit in a plan and I found out that I can't execute. If I'm driven, if I listen, if I love. Dito sa incline hex press, pareho lang ang posisyon ng pagkakaupo o pagkakahiga gaya sa incline dumbbell bench press. Gamit ang dalawang hex dumbbells, pagdikitin ito na gaya ng inyong napapanood. Mapapansin na hindi ko masyadong ibinababa ang mga dumbbells o hindi ko ito idinidikit sa aking dibdib. Dahil muli, maaaring magka shoulder injury ka kapag sinagad mo sa pagbaba. Hindi rin masyadong ibinubuka ang mga siko sa pababang direksyon. At kapag masyadong close o malapit na
sa ating katawan ang mga siko sa pagbaba ay nagiging triceps na ang main target ng exercise. Ibuka ang mga siko nang sakto lang kung saan komportable kayong gawin ang exercise na ito at kung saan din na mararamdaman nyo yung muscle pump ng inyong upper chest. If you know why you're doing something, that's all you need. I wake up ready for the day because I believe. Dahil magkadikit ang mga dumbbells, mas mararamdaman nyo yung muscle contraction kapag ito ay naiangat na. Kaya naman, para mas mapakinabangan nyo pa ang benepisyo ng exercise na ito, tumigil ng 1-2 segundo sa taas, sabay piga ng inyong dibdib o kung tawagin ay muscle squeezing. Sa aking chest program nga pala mga kaprakti, 4 exercises lang ang ginagawa ko. 2 exercises sa upper chest. Ito na nga yung incline dumbbell bench press at incline hex press. 1 middle chest exercise at 1 lower chest exercise. So depende sa inyo kung ano yung weak muscle nyo, kung saan pwede nyong gawing 2 exercise. Pero minsan hindi ko ginagawa ang incline hex press. Sa halip, incline dumbbell flies. Kumbaga, yung incline dumbbell bench press, hindi pwedeng mawala sa program ko yan. At yung incline hex press at incline dumbbell flies ang siyang nagpapalitan. Muli, gayahin lang ang posisyon ng pagkakahiga sa bench gaya sa incline dumbbell bench press at incline press. Mula sa itaas, ibaba ang mga dumbbells ng pabuka. Pero hindi dapat straight ang kamay o hindi dapat tuwid ito. Ibuka pababa ang mga dumbbells na nakabaluktot ang mga siko na gaya ng inyong napapanood. Sa ganitong paraan, hindi masasaktan ang ating balikat. Huwag din masyadong ibaba ng gusto ang mga dumbbells. Oo, mas mabibinat ng gusto ang ating upper chest pag ganyan. Pero punit din ang shoulder mo dyan. Oh no! Kaya, shoulder injury ang makukuha mo sa ganyang galawan. Gaya ng incline dumbbell bench press, kapag ibinababa na ang mga dumbbells at pumantay na ito sa level ng bench, sapat na yan upang ma-stretch ang ating chest nang hindi ma-injury ang ating balikat. Ipapaalala ko lang ha, 2 exercise lang ang ginagawa ko sa upper chest. Tandaan din na mas magiging epektibo ang mga exercise na nabanggit kung gagawin ito ng kontrolado sa paggalaw. Narito naman yung eksaktong mga bilang na ginagawa ko sa bawat exercise. Siyempre, hindi nyo naman kailangan gayahin din ang mga bigat na binubuhat ko dahil magkakaiba tayo ng lakas o fitness level. Binigyan ko lang kayo ng ideya kung paano ang ginagawa ko sa 1 exercise. Nawa ay may natutunan kayo sa video ng ito at lagi kong sinasabi, ang paglaki ng muscle ay hindi nakukuha sa pagbubuhat lamang. Kailangan mo rin dito ng sapat na tulog at tamang pagkain. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless!